Pagkatapos ko nga mag-agahan ay dumiretso na ako dito sa labas ng bahay para maghalo ng tatlong klase ng lupa. Meron akong ditong purong lupa na hindi pa nahalaluan ng mga buhangin at lupa na may konting buhangin. Paghahaluin ko lang yan, tapos hahaluan ko yan ng vermicast, itong nasa plastic na green. Itong vermicast na to ay organic matter na pinabulok, so compost na ang tawag sa kanya. Ihahalo ko lang yan dito sa dalawang klase ng lupa na pinaghalo ko. Tatabuin ko lang yan, kulay itim din yung tabo ko kasing kulay ng mga planggana ko. Ang natatanging ibang kulay lang dito ay yung pangbistay ko na kulay puti. Sprouting tray nga pala yan, o diba, nasa background ko. Pero meron din naman akong kulay green na maliliit na mga paso. Ngayon ay halo ko na yung vermicast dito sa dalawang klase ng lupa na pinaghalo ko. E di tatlong klase ng lupa na yan, diba? Napakaganda, napakaitim ng lupa dahil nga sa organic matter. Eto na ang aking tanim na kamatis, tumataas na siya. So kakaykayin ko lang yung ibabaw nito para naman mailagay ko yung soil mix na pinaghalo-halo ko. O English yan ha, soil mix, imbis na Tagalog, Tagalogin natin. Halo-halong lupa, ganun siguro ang Tagalog doon. Or pinaghalong lupa, ganun. Hindi ko alam, basta yun ang tawag ko doon sa Tagalog. Dadamihan ko nga pala yan, mga dalawang dakot. O diba, ang ganda, buhaghag. Iba na talaga kapag binistay yung lupa eh. Ilang araw ako nagbibistay, grabe. Yung lupa na puro, binistay ko. Yung lupa na may halong buhangin at mga graba, binistay ko rin. Kasi ayoko nang may mahalong maraming mga bato-bato dito sa lupa ko. Lalo na kung pangtanim. Pero yung natatapakan, nalalakaran, okay lang yun. Wag lang sobrang malalaking bato. Hate na hate ko talaga yung malalaking bato. Yung mga debris ba sa pinaggawaan ng bahay? O eto, o, pinapakita ko na kung gaano kaganda yung lupa. Gumawa nga pala ako ng butas dito para sa gabi. Hindi ko nga lang sigurado kung anong klaseng gabi yung nabili ko sa market kasi laman lang yun. Kung gabing San Fernando ba ito or yung gabi na malambot yung tangkay na ginagawang laing. So ang purpose ko dito sa butas na ito ay para palakihin itong laman ng gabi. So ganyan ang gagawin. Gagawa ng malaking butas, medyo malalim, at ilalagay yung laman ng gabi doon, saka ibubudbud yung lupa na inalis dyan. Kailangan buhaghag siya. Ganyan. Hindi siya pwedeng idiin. Para pag diniligan ay mabilis siyang bumaba at mabilis ding bumaba yung tubig. So hindi yan tatabunan ng todo. Kailangan nakikita pa yung pinaka dulong tuldok-tuldok nung laman. At after, napapa-English na naman ako, pagkalipas ng dalawang araw ng pagdidilig sa gabi, heto na ang itsura ng butas. Lalagyan ko na rin siya ng pinaghalo-halo kong lupa na may pataba. Lupang may organic compost, organikong pataba. Itong mga okra ko, lumalaki na rin at lalagyan ko na rin siya ng panibagong lupa sa ibabaw para naman maging malusog ito at magkaroon ng maraming bunga. Sa dami kong tinanim na okra, hindi ko alam kung kaya ko bang ubusin lahat yan pag sabay-sabay yan nagbunga. So yung iba, ipamimigay ko. Sino ba namang bibili sa akin kapag nagtinda ako ng okra? Yan. Ginamitan ko rin ito ng kalaykay para bumuhaghag yung dating lupa na dinidiligan. Mas maganda kasi kung laging buhaghag yung lupa na yan. At heto na, pagkatapos, nandito na ako nakatayo sa magandang kalikasan na nakapalibot sa aking bahay. Malamig.